sobrang nadidepress na ako. Sobrang nadidepress na ako. O hanggang sa... No! Naisip ko talagang... Hello everyone! And welcome to my channel! Bale, ito po ang kauna-unahang vlog na gagawin ko para sa aking channel. At kagaya naman po ng nakalagay sa title sa baba, bali, gusto ko po sanang i-share sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga pinagkakakitaan ko ngayong pandemic, lalo na't maraming nawalan ng trabaho or marami talagang nahihirapan. So bago po ang lahat, syempre gusto ko rin po muna sanang i-share din sa inyo kung ano-ano po yung mga trials na napagdaanan ko during this pandemic. Kumbaga, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking pandemic life story. So continue watching and marami po tayong magiging chikahan. Bali mga kalalabs, umpisahan natin yung kwentuhan natin nung pumutok yung pandemic, nung nag-start yung total lockdown sa Pilipinas. If I'm not mistaken, nag-start sa atin yung total lockdown last year, March. So, yun na nga. Bali, ang dami talagang nangyari, nagbago. Unang-unang naging problema nating lahat is yung finances. Kasi diba, ang daming nawalan ng work, no pay. Yung iba nakakapag-work from home. Pero alam mo yun, mas marami talaga yung nawalan ng trabaho. Especially yung mga nasa retail or nasa hospitality, F&B, ganyan. So, yun na nga, isa din ako sa mga naapektuhan ng pandemic. Sa mga nakakakilala kasi sa akin, tatay ni Kyrie, we decided to go on separate ways. Bali, nag-start yon January last year. So, hindi ko pinagkakailan nagkaroon talaga ako or kami ng financial problem. Andyan guys yung tipong hindi ko alam saan kukuha ng ipang-re-rent ng bahay. Bali kasi nagre-rent lang kami ng bahay sa ngayon. Ayun, iniisip ko yung bayarin, yung bill sa bahay, yung rent. Kasi, syempre, pag hindi ka nakabayad ng rent, saan ka pupulutin? Although may bahay naman kami doon sa nanay ko, kaya lang may mga nakatira ng kapatid ko and ayoko nang makisikse kasi nga medyo madami na rin sila doon. So, talagang nag-iisip ako ng ano ba pwedeng gawin, na pwedeng pagkakitaan. Kasi nga, una sa lahat, naging plain housewife lang ako all along. Before kasi, nagwo-work din ako sa Singapore. Bali, permanent resident ako doon. Nanirahan ako doon for 12 years. Bali kasi after graduation ng high school, pumunta na ako ng Singapore. So doon ako nag-aral, doon na rin ako nakapagtrabaho. Kaya medyo matagal yung naging stay ko doon, 12 years. All along talaga, may work ako. Kumbaga hindi ako talaga tumitigil sa pag-work sa Singapore. Kaya lang, nung 2015, nakapag-decide nga kami na umuwi na lang kami dito nung anak ko, si Kyrie. Umuwi kami for good sa Pilipinas kasi nga sobrang taas ng cost of living sa Singapore na hindi na namin afford. At the same time, hindi ma-approve si Kyrie sa permanent residency. Bali, next time tatalakayin natin yung about sa Singapore, yung mga passes nila. So for now muna, focus muna tayo dun sa pandemic story natin. So yun na nga, bali, since 2015, hindi na ako nag-work. Plain housewife na ako. Hanggang sa, ito nga, dumating yung pandemic. Masasabi ko lang talaga, guys, alam nyo, iba yung may ipon. Ako kasi, bali, mahilig talaga ako mag-ipon. As in, talagang na-inspire ako sa mga nababasa ko sa Facebook, kung paano sila nag-iipon. Ginagaya ko din yun. So, nung bago mag-total lockdown, may ipon ako kasi that time, dapat pupunta kami ng Singapore. Bibisitahin ko naman yung kapatid ni Kyrie, yung panganay ko na nag-aaral doon. So, ganun sana yung plan na namin last year. Kaya lang, ganun yung nangyari. Malaking tulong talaga yung may ipon ka. Kasi nga ako, that time, syempre, inisip ko saan ako kukuha ng ipagbabayad. Kasi, yung sasakyan kasi na kinuha namin 5 years to pay, bali 2015 namin kinuha yon. So 2020 sakto, matatapos na siya ng November. And nag-pandemic nga, March. So inisip ko, ayokong i-let go yung sasakyan. So talagang i-push through kasi yun na lang yung parang natitira sa akin na naipundar ko galing sa pinaghirapan ko sa Singapore. Kaya talagang inisip ko na maisalba yun. Bali yun nga, nag-isip ako ng kung ano-anong pwedeng pagkakakitaan. So, nag-start ako kasi diba, nag-boom yung online selling, yung mga pagkain, ganyan. So, nag-boom siya.
Una, hindi ko muna tinry kasi ang hirap lumabas, especially dito sa Pateros. Bali, dito kasi kami nakatira sa Pateros. Dito kasi sa Pateros, ang pwede mo lang mapamilihan is yung palengke, and then meron ditong Nesabel. Bali, maliit siya na grocery store. Wala siyang mga, hindi siya kumpleto. Kumbaga kasi yung Nesabel, para siyang pang wholesale, yung mga nagtitindahan dito, doon madalas bumibili ng paninda nila. Tapos merong Ever, merong Uniwise, hindi rin kumpleto. So, sobrang ang hirap mamili kasi talagang kulang-kulang. May time pa na yung Taguig ayaw magpapasok ng hindi taga-Taguig lang. So, sobrang nakaka-stress talaga. Hindi mo alam kung paano ka kikilos. Lalo na yung resources mo kulang. Kasi guys, naisip kong since mahilig ako magluto, magpapa-order sana ako ng mga food. Yun talaga yung naisip ko kasi nga sabi ko, para naman meron akong kikitain. So hanggang sa yun, ang hirap talaga, hindi mo alam kung paano kakikilos. Yung ipon ko that time, unti-unting nababawasan kasi yung rent namin, ang bayad namin sa renta, 9,500. Mahal talaga kasi guys yung renta dito sa Pateros, kahit sabihin mong maliitong bayan namin, sobrang mahal kasi yung lugar namin actually, sa mga hindi nakakaalam po sa inyong Pateros, nasa gitna po kami ng Pasig, Makati at saka Taguig. So daanan po talaga kami kung pupunta kayo ng Makati, ng Pasig or Taguig. Kaya sobrang mahal po ng bahay talaga dito. Bukod sa rent, syempre yung bills mo, kada buwan, water, electricity, internet, ganyan. Tapos meron ka pang hinuhulugan na sasakyan. So, sobrang nakaka-stress talaga. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. So, yun na nga, medyo nagluwag yung Taguig. Pinapayagan ng pumasok yung mga gustong mamili kahit hindi taga-Taguig. So, dun ako nagka-idea. Since mahilig ako magluto, inisip ko magpa-order ng sushi. So, yun, bali, yun naman, naging okay. Actually, marami ko pina-order sushi, meron akong crab roll salad, meron din akong sisig tofu. So, nung umpisa, okay, marami umu-order. Minsan, sa isang araw ng pa-order ko, yung sushi ko, nakakaubos ako ng 20 tabs, ganyan. Yun nga yung nag-boom nung pandemic, yung pag-online selling ng mga pagkain. So, hanggang sa marami na rin lumabas na mga nagbebenta. Hanggang sa yung ginagawa ko, paunti-unting, minsan lima na lang yung umu-order. So sabi ko, hindi ko masusustain yung pangangailangan namin pagka ganun yung kitaan. Kasi nga, syempre, ang daming bayarin. So hanggang sa nag-isip na naman ako kung anong pwedeng gawin, kung anong pwedeng ibenta para lang ba makumita ako. Kasi nga, syempre, una sa lahat, hindi rin naman ako makakahanap ng work that time kasi nga ang daming nawala ng work. Pangalawa, sa Pilipinas, syempre alam nyo naman ang requirements. Lalo na ako, natengga ako ng 5 taon sa bahay nang hindi nag-work. Kahit ba sabihin mong all along sa Singapore ako nag-work, maganda yung credentials ko. Ang problema kasi nga, syempre yung age na din, sa mga hindi nakakaalam, nasa 30s na po ako. Hirap-hirap talagang mag-isip kung anong pwedeng pagkakakitaan. Tapos syempre, mag-isa ka lang nag-iisip, wala kang katuwang na pwede mong masandalan or parang mahinga ng tulong kasi nga syempre parang feeling mo talaga nag-iisa ka nun. Bali mga kalalabs, doon nag-start yung talagang alam nyo yung nararamdaman ko ng sobrang nadidepress na ako talaga. Yung anxiety attack, actually totoo yun, sobrang totoo yun, hindi yun kadramahan. Kaya kung meron kayong mga kakilala na nakakaramdam ng ganun, please kausapin nyo sila kasi hindi talaga siya kadramahan lang. Kung nakita nyo yung or napanood nyo yung interview ni Jessica Soho kay Heart Evangelista, sobrang relate talaga ako that time noon kasi down na down ako, everyday umiiyak ako pagka nasa bahay ako. Parang si Kyrie, ayan, naglalaro siya ng iPad sa labas, pero ako nasa room, nagkukulong ako, umiiyak talaga ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ako hingin ng tulong, as in sobrang nadidepress na ako hanggang sa naisip ko talagang wakasan yung buhay ko. Kasi alam niyo yung feeling na mag-isa ka lang, tapos parang wala kang makausap, wala kang makadamay, as in talagang sobrang nakaka-depress talaga, nakakabaliw. May time pa na sobrang stress ko nga, yun nga, naisip ko talagang wakasan yung buhay ko. Inilagay ko talaga yung
sa ilalim ng unan ko. Kasi sobrang talagang down na ako sa buhay ko noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bali yung mga tao sa amin, pag nasa labas ako, nakikita nila ako, nakasmile lang ako. Pero deep inside talaga, sobrang nadidepress ako. Yung mga friends ko, pag tumatawag sa akin, okay lang, nakikipagkwentuhan ako, nakikipaglokohan ako. Pero hindi nila alam na grabe na yung pinagdadaanan ko talaga that time. Kasi sobrang wala na akong malapitan na tulong talaga. Pero sa totoo lang guys, dun yung mararamdaman or dun yung makikita kung sino talaga yung mga totoong kaibigan nyo. Kasi nga diba, sabi nila, kumbaga, ang totoong kaibigan, makakasama mo, hindi ka iiwan, lalo na sa mga oras ng ganyan, down ka or nangangailangan ka. Kumbaga, hindi lang puro saya. Kaya sobrang thankful ako sa mga friends ko na nandun na during down times ko talaga, hindi nila ako iniwan. Pero yun nga, parang sobrang nakaka-depress na talaga kasi nga, siyempre, ano talaga, grabe yung pakiramdam, hindi ko ma-explain. Kaya talaga kung meron kayong mga kasama sa bahay, kamag-anak, kaibigan na feeling nyo merong iba sa kanila, or ano, hindi po kadramahan talaga yung anxiety or attack or depression. Totoo po talaga siya. To cut the story short, syempre hindi ko tinuloy yung bala kung wakasan yung buhay ko. As in, nadadala lang talaga ako ng emotion ko that time. Kasi iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa one time, sa sobrang iyak ko, nag-hyperventilate ako. Nanigas yung kamay ko. Hanggang sa pinatawag ko pa kay Kyrie, yung kapitbahay namin, para tulungan ako na maibalik yung sarili ko. So, simula nun, nung nangyari sa akin yun, na nanigas talaga ako, as in talagang pagkita daw nila sa akin, namumutla ako. Tapos talagang ang lamig-lamig ng kamay ko. Dahil sa nangyaring yun, parang namulat yung mata ko na hindi ko kailangang i-down yung sarili ko, lalo na nga kung feeling ko wala akong makaramay that time. Kasi nga may kanya-kanya rin naman problema kinakaharap yung bawat isa sa atin. Hanggang sa nagbabrowse ako ng Facebook, tapos yung friend ng cousin ko, meron siyang pinost. So, inisip ko, ano kaya yon? So, parang yun yung ginawa niyang way para kumita. Ito yung tinatawag nilang pasabay. So, sabi ko, ano ba yung pasabay? Sabi kong ganyan. So, tinignan ko yung post niya, kung ano yung ginagawa niya. So, no idea talaga kung ano yung pasabay. Eh, since nga na mahilig din talaga akong mag-search ng mga bagay-bagay na gusto kong malaman, so, sinearch ko kung ano yung pasabay. So yun nga, meron silang tinatawag na SNR and Landers pasabay. Yung SNR kasi, tsaka Landers, bali membership superstore sila. So parang yung mga nagtitinda or whatever, nung sila kumukuha, parang yung dati, alam nyo ba yung Macro sa Alabang dati? Alabang or Sukat, basta ganun. Parang ganun siya. Pure gold na pinalaki, tsaka mas pinababa yung presyo. Mali nga, pinag-aralan ko, pero inisip ko, paano ba kumikita sa pasabay? Kasi wala talaga akong idea. So, nakita ko yung post niya na may meron siyang parang service charge na tinatawag. Bali mga kalalabs, yung pasabay pala is parang magpo-post siya ng mga items sa SNR or Landers or kung saan man siya magpapasabay. Then, papatunga niya yun, hindi per item, kumbaga parang sisingil lang siya ng service fee. So, yung tinatawag nga na shopper's fee. So, yun pinag-aralan ko kung paano niya ginagawa. Hanggang sa parang, uy, pwede to. Paano kaya gawin to? So, hindi ko pa rin siya talaga naisip. Kasi, ang inaano ko pa nga nun, magbenta na lang ng pagkain. Bali kasi before, ang pinakakitaan ko talaga is gumawa ng cake. Gumagawa ako ng mga customized cakes. Made of fondant, buttercream, ganyan. Eh, kaya lang nga, nung nag-pandemic, syempre nawala ng mga nagse-celebrate. So, walang nagpapagawa. And then, nung nag-open naman yung mga retail, may mabibilan ka na, pero wala pa rin nagpapagawa. So, medyo down yung cake business that time. So, hindi ko siya makuha as source of income ko. Hanggang sa yung isa kong friend, si Janine, shout out sa iyo. So, yun nga, bali, minessage niya ako. Sabi niya, Lab, alam mo ba yung pasabay? Sabi ko, narinig ko na, nakita ko na may nagpost. Kasi yung friend ng cousin ko, parang nagpapasabay siya. Sabi ko, ano ba yun? Tapos hanggang sa alam niya rin pala kung ano yung pasabay. Di, nagkakwentuhan kami. So, yung try natin. Sabi namin ganyan, baka dito kumita tayo. Sige, try natin. So, ang puhunan namin is yung membership fee ng SNR. SNR muna kami nag-start. So, yun yung pinakapuhunan namin.
Bali yun nga, tinry namin magpasabay. So, nag-apply kami ng membership card dito sa may BGC, sa SNR BGC. So, nag-try muna kami mag-picture. Picture-picture kami. Tapos, pinost namin. Pero hindi pa kami nagpasabay that day. Kinabukasan kami nag-schedule ng pasabay. So, noong una, parang, ano, nagtitingin na kami sa loob ng SNR na parang hirap gawin. Parang walang umu-order. So, parang, umpisa pa lang, napanghinaan na kami ng loob sa totoo lang. Kasi nga, wala talagang umu-order sa amin. Hanggang sa napag-usapan nga namin na, bawiin na nga lang muna natin yung pinang-membership natin. Tapos, tigil na natin. Kasi parang, nakakapagod. Tapos, sayang gasolina. Tapos, walang na-order. So, ganyan. Sige, try natin, ganyan. So, yun nga, bali, tinuloy lang namin para mabawi namin yung pinuhunan namin sa membership card. Hanggang sa unti-unti, nare-realize namin, or marami nang nagme-message sa amin na nagpapasabay. Halos karamihan nga dito sa Pateros, Taguig, ganyan. Meron din mga outside, kaya lang medyo mahirap kasi nga that time medyo restricted pa yung galaw. So, yun, maraming nagme-message. Siguro nga kasi ang daming hindi makalabas. Tapos sa SNR, actually sobrang worth it din bumili. Kumbaga, sulit yung pagbibili mo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga yung pasabay namin, kung saan na kami nakakarating. Noong una, medyo takot ako kasi although nagda-drive ako, pero hindi pa ako nakakalabas ng... Ang pinakamalayo ko nang nararating is Mega Mall pa lang. Kasi nga medyo takot ako sa EDSA or kung may mga kasabay akong truck, medyo takot pa ako. So that time, maluwag yung kalsada. Hanggang sa nakarating kami SNR New Manila, nakapunta kami ng Baclaran. Basta ang dami naming napuntahan sa pagpapasabay namin yun. Tapos inad na rin namin sa list namin yung Landers dito sa may Arcovia Pasig. Hanggang sa, ayun nga, nagtuloy-tuloy na siya. Tapos yun nga, mga lalabs, talagang nag-boom na yung pasabay namin. As in, parang every month, kumikita talaga kami. Kagaya ko, kumikita ako ng, kumbaga nasusustain ko yung mga pangangailangan namin every month. At the same time, nakakapag-ipon pa ako ng paunti-unti. Tapos, nagkaroon kasi yung SNR ng mga items na buy one, take one. Andyan yung lifetime tables. Meron sila nung PCT coverlet. So, ayun pala yung mga bestseller nila. So, as in talagang inabangan naming dumating yung mga buy one, take one na tables. Yung mga 6 feet, 4 feet, kasi foldable siya. Lumabas na yung mga tables. So, ang ginawa namin ng friend ko, nakipag-friend kami dun sa mga staff. Sa SNR, sa Libis, sa Circuit Makati, sa BGC wala masyado. Pero, yun, sa Libis, tsaka sa Circuit Makati kami nagkaroon ng parang contact namin doon. So, parang, pag nung dumating yung table, actually, parang last year, September yun, dumating yung mga table. So, buy one, take one. Doon talaga ako kumita ng malaki. Kasi parang isang araw lang, nakakapagpa-order ako ng 20 sets. So, malaki talaga yung kinikita that time. Parang, yung unang araw na nagpa-order kami ng mga tables, parang kumita ako ng 6,000. Sumunod na araw, 4,000. Tapos yung last day, 5,000. So, malaki talaga. Sobrang saya. Kasi sabi ko, grabe, parang wala pang... Hindi pa natatapos yung September. Yung kita ko that time, nasa 35,000 na. So, sobrang worth it lahat ng pagod. Tsaka yung, syempre, binubuhat mo yung table isa-isa. Hindi mo na naiisip yun eh. Kasi nga, ang naiisip mo na lang is kumita ka ng kumita. So, ako naman, ang goal ko is masustain ko talaga yung pangangailangan namin mag-ina every month. Kaya lang nga, sa sobrang pagka-busy, ayun, ang nangyari sa amin, nalilipasan kami ng gutom, nade-dehydrate kami kasi nga syempre, nalilimutan na namin uminom ng tubig or umihi. Hanggang sa kumita nga ako ng malaki that time, ang nangyari naman sa akin, nagkaroon naman ako ng UTI. So, tinigil ko muna siya, nagpahinga muna ako, nagbakasyon ako kasi nga sabi ko, mahirap naman, pag lumala naman yung sakit ko, syempre, paano ako lalo makakakilos kung, di ba, hindi ko matutulungan yung sarili ko. After kong gumaling, naging careful na ako pero nagpasabay pa ulit ako. So, ayan, di ko na, lagi na ako may baon na tubig, hindi, kumakain na kami sa tamang oras kasi nga, talagang pag nagpapasabay ka, hindi mo namamalayan yung oras kasi nga, busy ka talaga. Kasi ang ginagawa namin, pagkarating namin ng store, magpipicture kami ng mga items on sale, yung mga naka-buy one, take one, yung mga naka-discounts. Tapos ipopost namin yon sa mga groups ng may pasabay or mismo sa Facebook page namin. Pinopost namin yon, tapos sinishare na lang namin. So sobrang busy talaga, umpisa pa lang ng gagawin namin. Tapos,
iintayin namin na may mag-message sa amin or may mag-comment sa post namin, ipi-PM namin, isi-send namin yung mga rate namin sa pasabay with delivery fee. Minsan naman, hindi na kami nagde-deliver, lalo na kung sobrang layo. Sinasuggest namin na lalamove na lang or grab or depende sa kung anong gusto nilang delivery service ang gamitin nila. So, okay naman, masaya kumikita talaga. Pero ako, hindi ako tumigil sa pag-iisip ng ibang paraan para kumita. Ganun din naman yung friend ko. So, nag-start kami ng online raffle. Parang spin siya na, yun nga, online raffle. Pero hindi siya ganun kapatok kasi nga, syempre, ang mga tao iniisip nila, imbis na itaya nila sa ganyan or, di ba, food na lang muna yung ano nila, uunahin nila. Kasi nga, yun yung mas kailangan natin nung time na yun. And hanggang sa ngayon naman. Tapos ako, nag-try pa rin ako magpa-order ng cakes kasi medyo nagluwag na, may mga umu-order na. Kaya lang, ang nangyari naman sa akin, sobrang kamalas-malasa, nagkaroon naman ako ng carpal tunnel syndrome. So sa mga hindi nakakaalam ng carpal tunnel syndrome, dito siya sa may wrist. So kasi ako, diba, nagki-cake ako. So ginagamit ko siya pang masa ng fondant. So, nangyari, sumasakit yung dito ko, sumasakit siya ang gasiko. Ultimong pag tusuklay, masakit, hindi mo siya maiangat. So, ganun naman yung nangyari sa akin. So, in-stop ko din yung cake. Kasi nga, sabi ko, hindi ko na siya pwedeng ipwersa kasi sumasakit din talaga. Hanggang sa lahat ng mga iniisip kong racket, although nagbebenta ko ng ibang mga items online, ganyan, tuloy pa rin yun. Pero mas naging focus ko is yung pasabay kasi feeling ko yun talaga yung nagbibigay sa akin ng source of income that time and even hanggang sa ngayon. So ito talaga yung nagbibigay sa akin ng kita ngayon hanggang sa ngayon. Although hindi na siya nga ganun kalakas kasi nga marami na rin talagang nagpapasabay ngayon and yung competition andun na and yung iba nagbo-volume shop na. So may mga kanya-kanyang suki, yung iba nag-ship. Nagsiship sila palabas ng Metro Manila na hindi ko pa nagagawa kasi hindi ko alam kung paano gawin talaga yun. So, yun siguro yung next ko na pag-aaralan. To add lang din sa mga ginawa ko na pagkakakitaan ko this pandemic, actually, nag-try akong mag-open ng motor shop. May partner ako doon sa pag-open ng motor shop. Hindi dito sa Pateros, bali tinry namin sa Montalban, doon sa place ng ate ko. Okay naman sana siya kasi almost back to normal na naman ang lahat. Kumbaga parang dati close yung mga motor shop, so down yung business nila. So that time naman okay na. Nagkaroon kami ng mekaniko na dalawa na masasabi naman naming magaling talaga. Noong February yon last year, inumpisahan. Kaya lang in-stop namin nung July kasi merong pangyayari na hindi inaasahan. Pero kung tutusin, kumikita naman na sana yung motor shop namin. Kasi nga, dinadayo na kami. Tapos yung mga mekanikong nakuha namin, magaling talaga. Kaso nga, may mga bagay na hindi mo inaasahang mangyari. Kaya, mas pinili na lang namin na itigil or stop yung motor shop. Pero in future, syempre, iniisip pa rin namin na ituloy yun. Siguro sa tamang panahon, tamang lugar, at tamang oras. Ang trials naman talaga, hindi nawawala yan sa buhay ng tao. So, kanya-kanya tayo kung paano natin dadaling yan. Mamaya, usap ulit tayo. Panoorin muna natin yung ginawa kong video nung nagpasabay ako. So, continue watching this video and usap tayo ulit mamaya. Good morning mga kalalabs! So, bali Friday ngayon, may schedule ako ng pasabay. Landers ako mamaya. Si Kyrie naman, nag-online, may summative test siya, bali last day naman na ngayon. So yun, bali habang nag-online siya, nag-prepare naman ako ng mga lulutuin ko para mamayang lunch at saka kasama na din yung sa dinner. Mag-prepare muna ako ng mga lulutuin ko, then mamaya balikan ko kayo kung ano yung ginagawa namin bago ko magpasabay tsaka yung habang nagpapasabay ako. So stay tuned! So yun na nga mga kalalabs, welcome back! Bali, tapos na akong magluto ng lunch and para na din sa dinner kasi usually talaga nagluluto ako ng food hanggang dinner na pag nagpapasabay ako kasi nga late na ako natatapos talaga. Minsan 9 or 10 na ako 10 ng gabi na ako nakaka-uwi kasi yung iba dinideliver ko pa or minsan inaantay ko mag-pick up sa store kaya ganun. Bali, tapos na rin ako mag-shower. Usually ganto lang naman yung outfit natin pagka magpapasabay. Casual t-shirt lang kasi para mas komportableng kumilos kasi nga
Siyempre, magtutula ka ng cart, kukuha ka ng items, minsan may mabibigat kang bubuhatin. Doon ako sa mas komportable ako talaga. So, yun, bali, magla-lunch muna kami kasi magwa-1 na. Mamaya 1:30, darating na din yung magbabantay kay Kyrie. So, ayun, lunch muna kami. Ay, ang init. So, yun nga guys, tapos nang kumain ng lunch. Bali, punta na tayo ng Landers. Sa Landers muna ako ngayon magpapasabay. Usually kasi SNR or Landers ako. So, Landers muna tayo today. Sarado ko lang muna yung gate. Tapos, gora na tayo. Saglit lang, guys. A few moments later. Actually, meron silang parking sa labas. Malapit sa Caltex. Kaya lang, open space eh. Pag umulan, takot na, di ba? Yung mga pinamili. So, yun, re-ready lang natin yung mga kailangan bago pumasok. So, yan, lagi ako may dalang, may baon ako laging tubig kasi siyempre, kailangan hydrated tayo lagi, lalo na pagka yung sobrang busy, di ba? So, kailangan natin ng water. Tapos, face shield. Pwede na din kasi hindi ka pa papasok sa loob hanggat walang face shield. Kailangan pa din yan. Ang ating power bank. Maiwagang power bank kasi sa tagal ko sa loob mag-shop, kukulangin yung battery ng cellphone ko. Tapos, so, ito yung mga dala ko pagka nagpapasabay. Meron akong notebook at saka ballpen. Dito ko nililista yung mga order sa akin. Tapos, at the end of the day, yun, dito ko magkukumpit. I-send ko sa kanila. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko para pagkatapos ng lahat ng transaction or orders ng mga customers ko, ng aking mga suwi. So, tara, pasok na tayo sa loob ng Landers. So, yun nga mga kalalabs, nakapasok na tayo ng Landers. Na-scan na yung sa QR. Bali, papasok tayo yung card ko, member card. Papakita lang naman yun. So, CCR muna ako. Naiiyak ako. Tagal kasi ng biyahe, medyo traffic. So, maya ulit. Kalalabs, nakapasok na tayo. Kanina, in-scan ni Kuya yung card ko. Yan. Pasko na sa lander. So, mag-start na tayo ng pasabay. Bali, 2:30 na ngayon. Magtuto na kasi kung nakalis. Medyo traffic. So, start na tayo. So, bali yun po. Mag-start po muna akong mag-picture ng mga items. Para po ma-post ko na sa GC. Mamaya po, update ko kayo kung ano yung mga ginagawa ko pa ulit. So, ang hirap huminga talaga dahil sa face shield. Kaya medyo konti lang yung tao ngayon. Kaya makapag-shop tayo ng maayos. Actually, may mga orders na naman yung iba. Kaya lang, need ko pa rin mag-post lalo na kung may mga bago silang items on sale. So, yun guys, mag-ano muna ako. Mag-picture muna ako. Gamit ko kasi yung cellphone, so hindi ako makapag-dire-diretso ng video. Maya na lang ulit. Mga kalalabs. 3 hours later. Bali, ayan, magpa-5:20 na ng hapon. Bali, eto na yung update sa ating cart. Puno na siya pero may space pa. So, tuloy pa rin tayo sa pagpapasabay. Hintayin natin yung iba na habol ng orders kasi para hindi sa inyong punta. Medyo mahal ang gasolina ngayon. So, mga kalalabs, pakita ka lang sa inyo kung gano'ng kalawak yung Landers. Andito po ako sa dulo. Oo, yan po yung nilalakad namin kapag pabalik-balik kami ng mga kapwa ko shopper. So, yan po. Tapos doon naman po yung cashier sa unahan. Doon yung entrance. So, malawak po talaga.
So, kaya po matagal talaga magpasabay kasi iniikot po namin yan isa-isa. Bawat section. Para makita kung alin yung may mga sale. Toiletries po dito. Then, doon naman po yung meat saka vegetables doon. So, yan. Ganyan pong kalawak ang Landers. So, pakita ko lang yung sample sales nila. Ayan, naka buy one take one po yung mga yan. Kalalabs, mukhang maaga tayong matatapos today kasi wala nang masyadong nagme-message. Well, ganun talaga. Minsan madami, minsan talaga konti, or may time na wala talaga. So, talagang depende sa araw. So, ngayon, ito yung mahiwagang notebook ko. Susulat ko na dito yung mga total ng mga umorder sa akin kanina. So, yun, pasensya na sa boses ko. Medyo dry na. As in, nakakapagod talaga magtulak ng cart. Tapos ikot dito, ikot dyan. May papakuha sa'yo dito. So, punta ka sa kabilang section. So, yun. Magko-compute muna ako. Tapos, isusend ko sa kanila isa-isa yung total na babayaran nila. So, bago ako magbayad sa cashier, dapat nakatransfer na, nakatransfer na sila sa akin. Kasi payment first policy tayo. A few moments later. Bali mga kalalabs, kanina sabi ko magko-compute na ako kasi wala nang umu-order, wala nang nagme-message. Pero ngayon, bali mga 6:30 PM na may dumagdag ng order. So, nagdagan yung ating orders. So, ito na talaga magko-compute na ako kasi medyo nagugutom na ako tsaka pagod na. Maaga kami nagising kanina kasi may exam si Kyrie. So, ayun, compute na muna ako ng mga total nila. Ito na talaga. Bali mga kalalabs, katatapos ko lang magbayad sa cashier. Mga 7:45, hindi pa ako nag-dinner. Mamaya na lang pag-uwi sa bahay siguro. Bali, inaantay ko lang yung isang mag-pick up dito. Nag-book ako ng Lala Move. Bali, papunta ng Sampaloc, Manila yung order. So, antayin ko lang si Kuya Rider. Then, afternoon, alis na tayo ng Landers. Mag-deliver naman ako sa Pateros, saka sa Taguig. May mga order kasi ako doon. So, ayun, wait lang natin siya. Then, gora na tayo. At gutom na rin ako. Gusto ko nang kumain sa bahay na lang. Uy. Ang papunta sa Palo ay sa Mindora. Kaya picturean ko lang ah. So, na-pick up na nga ni Kuya yung napa-deliver natin. CCR muna ako bago ako umuwi. I mean, mag-deliver. Baka mainis sa biyahe. Ito ang magandang CR ng Landers. Sige guys, CR muna ako. Tayo umalis kasi bali minessage ko muna yung mga dideliveran ko para aware sila na papunta na ako sa konting alcohol kasi exposed tayo sa labas. Tapos
minessage ko na rin si IC, nagbabantay kay Kylie kasi nga dinadaanan ko muna sila. Then hatid ko si IC pa uwi. Saka kami magdi-deliver. So yun, let's go na. Punta na tayo ng Pateros, pabalik ng Pateros. Let's go. A few moments later. So yun na nga mga kalalabs, nasundo ko na si Kyrie. Natin na namin si Ate Icy sa bahay nila. So magdi-deliver muna kami sa Taguig, dalawa. Yung the rest kasi pipick upin na lang bukas na umaga or anytime naman. So yun, magdi-deliver muna kami. Then afternoon, uwi na kami. So mamaya na lang ulit. Stay tuned! Stay tuned! Bali, yun nga mga kalalabs, kauwi lang namin, 9:30 na ng gabi. So, ito yung mga pinamili na bukas pipick upin. Iniiwan ko muna siya dyan sa labas kasi dinidisinfect ko bago ko siya ipasok sa loob ng bahay. Even ako, kami, nagdidisinfect muna kami ng katawan bago kami pumasok ng bahay. Tanggalin muna kaya yung face mask. So, yun, medyo nakakahingal kasi second floor kami. Inakit ko pa isa-isa yung mga items. Kaya ayun, bali may ibubuk lang akong isa muna papunta ng Makati, di-deliver. Yun lang naman, tapos sa kakain, pahinga ng konti, maliligo. Tapos syempre ika-count ko kung nakamagana tayo today and then yun, saka matutulog. Ayusin ko lang muna yung mga dapat kong ayusin. So ayun. Gusto niyo ako i-reveal? Ito po ako. So, ayun nga, ganun ako pag nagpapasabay kung paano yung ginagawa naming routine ni Kyrie. Bali, usually, nagpapasabay ako twice a week kapag yung okay sa schedule nung nagbabantay kay Kyrie at sa schedule din ni Kyrie kasi pare sila nag-online class. Sa madaling salita, mga kalalabs, nakakapagod din po talagang magpasabay. So, kung worth it ba yung binabayad yung service fee sa amin, yes, worth it po talaga. Kasi, instead na kayo yung pupunta sa store, kumbaga kami na yung bibili ng mga pangangailangan nyo. Parang window shopping online, diba? Habang nasa bahay. Kasi imagine nyo, kung kayo yung pupunta sa store, gagastos kayo ng gasolina. Siyempre, pagka natagalan kayo, hindi naman mawawalang hindi kayo kumain. Pagkatapos, pagod kayo, na-expose din kayo. Nandun ba kayo sa bahay lang at nagpapasabay, ganun din naman kasi i-cater naman namin yung mga pangangailangan ninyo. Kung ako, mas pipiliin ko na ganun na lang yung gawin ko, at least mas convenient, less hassle para sa akin, kumbaga. And just like any other jobs, hindi talaga madaling magpasabay. Lahat naman talaga ng pagkakakitaan or kinikita is dapat pinaghihirapan. So, wala naman pong angal sa ginagawa namin kasi dito po kami kumikita, lalo na po ako. As in, malaking tulong po talaga yung support ang binibigay sa akin ng aking mga suki sa pasabay. Siyempre, sa mga bagong clients ko na nagpapasabay din, malaking tulong na rin po. Kaya nga po, diba, sa panahon ngayon, tayo po talaga ang magtutulong-tulungan. Sa mga may pinagdadaanan dyan, kaya nyo yan. Kasi kinaya ko. Basta wag lang kayong magsasawang humingi ng tulong sa itaas. Prayer, syempre, the best weapon yan sa lahat ng trials na darating sa buhay natin. At syempre, samahan din natin ang gawa para naman maging kumpleto yung journey natin. And lahat ng trials na dumarating sa atin, problema, mga pagsubok, parte yan ng buhay natin para mag-grow. Hindi para ilugmok lalo yung sarili natin, di ba? At sa lahat ng bagay na nararanasan mo, lahat ng mga dumarating sa buhay mo, everything happens for a reason talaga. Marirealize mo yan pagka napagmuni-muni mo na yung mga bagay na napagdaanan mo. Huwag mawawalan ng pag-asa, tuloy lang ang buhay, tuloy ang laban. Lahat ng ito ay malalagpasan nating lahat. Matatapos din tong pandemic na to, naniniwala ako dyan. So yun mga kalalab, sana may natutunan kayo and hanggang sa susunod na video, more chikahan tayo sa mga life lessons at kung ano-ano pang pwede natin pagkapulutan ng aral. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe on my channel, like, and share para po maka-inspire din tayo ng iba. Thank you! Hanggang sa muli mga kalalabs! Good night!